Sa Sambarel, tapos hindi siya naka-uniforme. Hindi, wala kami nakita naka-uniforme, Paolo. Aha. Yung kung binabanggit nila kanina mga dapit hapon, mga bandang alas 2 or 3 ng hapon, may isang mama na naka-shorts at saka t-shirt na lumalapit sa bus. Oo. Okay? Nalaman namin later on na ito pala yung kapatid niya si SPO to Gregorio Mendoza na miyembro din ng Manila Traffic Bureau. Gusto niya kausapin yung kanyang kapatid. Pero agad siya pinigilan ng isang pulis na kaluforme at ng isa pa yung assistant crisis hostage negotiator. So hindi na siya nakalapit dito, Paolo. Aha. Pero hindi actually siya yung dahilan na nagpapaputok. Hindi yun, Paolo. Ang I think yung dahilan, if I am not mistaken, dahil wala naman ako sa PCP, it was just informed, I was just informed by some police officers here dun sa kanilang report ay dahil napanood niya, which I also heard mismo sa bibig ni Captain Mendoza shortly after itong shooting spree na ito, na sinasabi niya, Paolo, is yung kapatid niya, pakawalan. Pakawalan niyo yung kapatid ko, pakawalan niyo yung kapatid ko. Mga hayop kayo, and then nagmumura na siya, mga PI. Kaya pag hindi niyo pinakawalan niya in 5 minutes, I will start shooting. Hindi ako nagbibiro. So I told the police operatives right away na kailangan na huli niyo i-release itong mga victims. Kung hindi, ipapatayin niya itong mga hostages. Pero, well, I really don't. Parang walang urgency yung movement na nakita ko, Paolo. Pero in fairness, kay Colonel Bernal, yung ground commander, he went up inside the NCRPO communications van and he said later on, kani-kanina lamang, he told me that he was talking down to Colonel Yerba. I don't know if he was able to talk to Colonel Yerba because the demand was, I will kill all of these hostages if ever, if you will not release my brother. Yun ang hinihingi nila kapalit. Baka wala niyo yung kapatid ko, kung hindi, papatayin ko na ngayon. Parang hindi sila naniniwala kasi Paolo, kasi kanina nga, very calm siya. He was very calm na pinagbibigyan niya yung mga request ng police na pakawalan na kapalit mga 5-gallon can of diesel, release some hostages, and then yung food, he released again some hostages, and then yung pero yung request yung media, hindi na pagbigyan, dahil sabi rin ng PNP, natatakot ang media, pero that is not true. That is a very, very blatant lie, Paolo. We were there, News 5 was ready to go in and talk to the guy, and to listen to his problem. We are not going there to negotiate, rather, I was told by our editors, by our boss at the News 5, not just to go there to listen and record what he wants so that we can air it on TV. Pero hindi nangyari yun, Paolo, hindi tayo pinayagan ni Colonel Yerba. Dahil ang ginagamit na itinuturo niya ito si General Magtibay. And then another thing, Paolo, yung nga sinasabi ko kanina, what really triggered this was while I was talking to him over the radio and another anchorman from DZSL, what he was asking is to release his brother because his brother, he saw his brother live on TV being accosted, being arrested by the police authorities. What he was saying na, my brother is not at fault. Ako yung may kasalanan. Mm-hmm. So why don't you get me? Well, you have to release my brother. Otherwise, I will kill all these hostages pag hindi nyo nirelease yan. So we did our best follow sa News 5. Kinausap nga natin itong ito si Colonel Bernal, yung sabing ground commander, tactical commander. Pero Paolo, ang nangyari is it was too late. Three minutes later, narinig natin putukan. Siguro, hindi na makaantay kung si Captain Mendoza, medyo tuliro na rin, pagod na rin siguro. Nag-umpisa na yung shooting spree na narinig lang natin ay sunod-sunod-sunod na mga putok, Paolo. Mm-hmm. So Erwin, anong situation natin dyan ngayon? Malakas pa rin yung ulan, nakikita natin, unti-unti linalabas yung iba't ibang mga labi na mga nadami na hostage at yung mga buhay naman, dinadala na rin for debriefing, no? Yung sa trauma. Anong atmosphere dyan ngayon, Erwin? Well, nakapaligid ang mga media dito sa pasta ito, Paolo. Nagkaalap dito mga ususero, nandito na rin. So marami pa rin yung mga pulis dito at saka mga mobi naka-standby at this very moment, Paolo. Uh-huh. Ay wala nang binababa na daw kay Paolo. As we can see right now, nandito lang ako sa labas ng bus. Wala nang binababa, Paolo, na mga bangkay or mga survivors dito as of this time, Paolo. So hindi ka makasilip sa loob ng bus, Erwin? We will try that, Paolo. We will try to go in, pero naka-cordon na, Paolo. Magiging ibang mga networks, hindi sila makapasok.
Pero ang sabi niya kanina, Paolo, pero naka-cordon lang, Paolo, eh. Maging ibang mga networks, hindi sila makapasok. Pero ang sabi niya kanina, Paolo, nung paglapit natin dito, hindi kayo pwedeng lumapit, sir. Maging si Secretary Robredo ay hindi na makalapit. So yan po, kasulukoy na kita natin eksena dyan sa Quirino Grandstand kung saan natapos na ang hostage-taking drama na nagsimula kanina ang alas 9 ng umaga. At ang kapatid natin na si Erwin Tulfo ay nandyan sa location kasama si DJ Santa Ana at ang ibang mga puwersa rin ng News 5. Iba't ibang mga reports pong natanggap natin kanina, live mula dyan sa location. At hindi pa rin natin makumpirma sa ngayon kung ilan nga ba ang buhay at kung ilan ang namatay na sa mga hostages dyan sa bus. Nagtapos ang drama, wala pang mga 30 minutos na nakararaan at nakita natin pagkatapos ng ilang palitan ng putukan, nakahandusay na itong si Captain Mendoza doon mismo sa may pinto na pilit nga na binubuksan ng SWAT kanina. Sa iba't ibang paraan, hinahatak nila ng tali, napatid, sinubukan nila pumasok mula doon sa likod. At natanggap namin na report na sa Manila Doctors at Hospital ng Maynila, doon po din nila yung mga victims at yung iba't ibang mga survivors ng hostage-taking drama. Napansin natin kanina, pagkatapos may bigay ang all clear na order, nagsidagsaan hindi lamang ang mga pulis, ang mga SWAT, kundi pati na rin mga kasama natin sa media at maging ang mga usisero, nagsilapitan dyan sa bus, no? At hindi na rin natin nakita, bukod dun sa dalawang hostage na malinaw na lumalabas gamit ang sarili ng lakas, hindi na natin makita o mabilang kung ilan pa ang nabubuhay sa mga hostages dyan. Pero sa report nga kanina ni Erwin, narinig natin na nagmukhang slaughterhouse daw ang loob ng bus na nakasilip siya. At ngayon, kasama naman natin si DJ Santa Ana sa telepono. DJ? Hello, DJ? Hello. Yes. Sa ngayon, nakikita niyo, ito yung mga soko na sulog ngayon ng bus. Tinitingnan niyo yung pinaprocess ang crime scene kung saan kanina-kanina lang ay natapos itong hostage crisis. Mm-hmm. Meron tayong nakitang dalawa na pasahero na magalaw at buhay. Ang aming kapanayan natin si General Magtibay kanina, tinatanong natin kung ano nangyari, kung ano yung report, may casualties ba o ano. Ayon yung bigay ng pahayag, ang sinabi lang niya, magbibigay sila ng pahayag at a proper time, pero ngayon pupunta sila sa hospital. Dinala sa tatlong hospital yung mga sugatan. Dito na sa hospital ng Maynila, sa Medical Doctors at sa Medical Center Manila. Mm-hmm. Kanina, nandito rin yung Chinese Ambassador para tingnan yung estado ng mga nationals. Mm-hmm. At nakita dito, hindi siya pinayagan na lumapit sa mga nationals niya, pero sinakay siya kanina sa isang mobile at tinakbo sa hospital ng Maynila para kasi doon dinala yung iba sa mga Hong Kong nationals na pasahero dito sa bus na to. At sa ngayon, nakikita niyo, cleared. Well, ang soko ngayon ay pinitingnan yung, itong nakikita niyo bintana, dito dinabas yung dalawang may malay na pasahero. Na body lifted out tapos inabot sa mga polis bago siya sinakay sa stretcher, sinakay sa ambulansya. Tapos ngayon tinitingnan nila yung bakas ng nangyaring pag-assault at marila kanina dito sa loob ng bus. At dito naman, pag kikita naman dito, sa yung emergency exit kung saan na unang nakapasok ang mga pulis para makita sa kasalukuyan na nakaharaan na bayo. Pero ito, nakikita nyo, ito yung sinirang pinto. Tapos dito nakapasok ang isang pulis. Hindi pa malaman kung tinanong natin kay General Magtibay kanina kung may mga survivors. Ayon niyang sabihin kung ayon niyang bigay ng pahayag. Dali-dali siya umalis dito para pumunta doon sa mga sa ospital kung saan dito na yung mga bisina. Dali-dali siya umalis dito. Dito, dito mo yung isang scene of crime. Operative for the process itong crime scene. Tinignan yung may bakas ng dugo sa sahig. Bakas ng dugo doon sa isang sabay natin damit.
nagsuot ng guantes para mahawakan yung isang kasuotan na may bakas ng dugo. Hindi natin alam kanina nung